Guys, welcome to my channel. Today, nandito tayo sa Banawi area kasi meron tayong ipapakabit na isang item dito sa ating Montero. Ito yung balance arm, no? Yung balance arm, dati ito nakakabit dito sa aking trailblazer. And napakaganda ng ano niya, ng performance. Kaya ito, ikakabit ko rin dito sa Montero ko. Pupunta tayo dito kina Jason C. Ito yung katropa namin sa Trailblazer Club. Kasi siya yung nag-group buy para sa amin. Nag-i-import siya from Thailand. Tapos, meron din kaming contact na mekaniko from Dakasa ng Chevy. Yun ang nag-aayos ng mga Chevy namin sa mga PMS pagka yung outside of the warranty ka na. Kaya dito, ang ginagawa niya, puro mga mga Chevy Trailblazer. Makita mo dito, may nakaparada na Chevy. 4 PMS yan. Tapos, siya na rin ang nagsusupply ng langi saka mga original na filters para sa PMS. So, dumating na yung order ko from Thailand. So, ipapakabit ko na kay Edwin, yung aming mekaniko dito, yung balance arm. So, tingnan ninyo kung paano siya kabit. Halika, samahan niyo ako. As I said earlier, dito lang nag-PPMS sa harap ng bahay ni na Jason dito sa may Banawi area. So dito, yung mekaniko na nagkatrabaho sa kasa ng Chevy, I think nag-resign na siya at nagtayo ng kanyang shop and then nag-home service din siya. Then ini-schedule namin pagka Sunday kung meron siyang gagawin. So dito lahat ginagawa, yung change oil, pati yung linis ng brake, pati yung talaga yung PMS na procedure na ginagawa sa kasa, alam nila kasi nga sila nagtrabaho siya dun sa kasa dati. So maganda yung samahan namin dito sa Trailblazer Club kasi nga nagtutulungan and naghahanap kami ng ways para makatipid sa mga parts and services. So itong ikakabit natin na balance arm, yung JS1 ang brand. Ito is from Thailand. Alam mo naman sa Thailand, yan ang Detroit of Asia. So marami silang ng mga aftermarket parts, no? This one is exclusively for Montero Sport. Kasi iba-iba yung balance arm na kinakabit for different vehicles. Iba-iba yung design kasi maraming configurations sa under chassis, kailangan hindi lumapat eh. So ito, meron ding color na red, meron ding color na white. In my case, ang pinili ko yung color white para mag-complement doon sa aking setup. Para magkaroon kayo ng idea, ito yung kinabit ko sa Trailblazer ko dati. Ito yung balance arm na ginamit ko for about 8 years. Wala akong naging problema. So, na-improve talaga yung kanyang yung handling saka yung body roll na bawasan. So, this is a very good brand. Kaya ito rin din ikakabit ko dito sa aking Montero Sport. Yung Montero kasi, ang lakas ng body roll saka maalog yung ride niya, no? Kasi masyadong malambot yung suspension. So hopefully, with the installation of the balance arm, makukorek yon. So tingnan natin kung maganda ang kalalabasan. So heto na yung balance arm. It comes in a box. Tapos may mga kasama na rin siyang mga nuts and bolts para maikabit mo. Bali, ang principle niya yan, ikakabit niya dun sa isang side dun sa chassis. Yun namang isang dulo, nakakabit dun sa differential. So, careful din pagkakabit nito. Kasi pagkamali yung kabit, pwede siyang maputol. Kasi pwedeng tumama yan dun sa chassis o may mga tamaan sa ilalim na pwede siyang maputol. There are cases na tinamaan yung yung sa tube ng sa aircon na doon sa Trailblazer kasi doon sa rear aircon yung tube doon tinatamaan siya, tumatagas pag tinamaan, kaya dapat marunong din yung nagkakabit.
Ito naman si Edwin, marunong siya kasi siya nga yung mekaniko. Okay, pinag-aaralan niya ngayon yung installation instructions para siguradong walang sabit. Kasi yung ano, yung balance arm, iba-iba yung design depende sa sasakyan. Kaya kung o-order kayo, dapat specify nyo kung ano yung sasakyan ninyo at ano yung year model. Kasi every year may mga nagpapalit, may mga improvements din sila eh. So, crucial yun ha. So, ini-install na niya yung balance arm. Yung isang side na naka-anchor yun dun sa differential. And then yung the other side, i-fix mo yun dun sa chassis. Tapos, may mga fixed portion yan, and then meron din nag-pre-play, no, para ma-compensate yung ano, para maglaro yung ano, yung balance arm. So ganito ang itsura niya. Ito yung sa portion na sa rear, ito yung portion na naka-fix sa may chassis doon. Yan, yan dito na, no. Tapos ito naman sa bandang harap, ito yung nakakabit doon sa differential. So, sa pagkakabit niyan, tingnan ninyo yung clearance, ano? Kasi pwede nga sumabit yan dito sa area na yan. Pwede nga masira yung balance arm. So, kailangan din na maayos yung pagkakabit ng nuts and bolts, no? Huwag naman yung sobrang higpit kasi hindi naman siya magpe-play. And then, meron din yung, ano, yung rubber bushing, ano? Parang yun sa shock absorber. Yun ang para hindi siya umingay. Yan, ganitong itsura niya pag nakakabit na. Makita mo yung C-clamp niya doon sa chassis sa taas. Doon nakakabit yung isang side. Tapos, yan, kinakabit niya rin yung isang side. Dapat maayos din yung pagkakabit at naka-align. Kasi pangit naman tingnan yan kung nakatabingi, di ba? Mas maganda ito kung naka-ano kasi, kung nakakabit doon sa ano eh. Kung nakasakay siya doon sa lifter, mas madali siyang ikabit. Kasi pagka ganyan, mahirap din pagka nakahiga ka lang sa ilalim eh, di ba? When I say lifter, dapat nakalapat yung gulong doon sa pinaka-platform ng lifter, no? Para ding naka-ano siya, naka-ano sa ground. Kasi kung nakahang yung gulong, may stress nga yung spring saka yung ano, shock absorber. So, hindi mo siya maikakabit ng maganda. Yan, after yung C-clamp, papahigpitan mo naman itong pinaka-linkage dito. Dito kasi nagano eh, dito mag pe-play yung ano eh, yung balance arm. Okay, konti na lang. So, pinipix mo na yung other side. Makita mo rin yung sticker na kulay red. Hindi siya baliktad, ibig sabihin tama rin yung kabit mo. Maganda rin yung ano, yung combination ng red sticker doon sa white eh. Parang aesthetically appealing siya. So, ito na yung sa right side. So, ginaya lang natin yung same procedure ng installation dun sa left side. Yan ang magiging itsura niya. Nakakabit na yung left and right. So, pag tinignan mo sa likod, kitang-kita mo yung balance arm. Especially kung wala kang mudguard. So, ito na yung final look niya. So, very visible yung, ano, yung balance arm. And if you look at the side, ganito yung view niya. Ito na yung looks niya at different angles. Okay, summarize na natin. Isa sa mga benefits nitong balance arm, syempre yung safety. Because it will improve yung handling, it will help your vehicle na sit flatter dun sa ground or so dun sa mga bends, no? So, under normal driving conditions with the balance arm installed, you will drive your vehicle with confidence. It will carry yung better vehicle control and less body roll. Second, yung comfort will be enhanced. Kasi pag yung vehicle mo sits flatter on the road, sa mga turns and bends, you get less movement inside the vehicle. So, by reducing body roll, you will reduce yung fatigue and you increase the comfort nung mga pasahero mo inside the vehicle. Another thing, yung tire wear mo mag-i-improve kasi pagka nakalapat yung gulong mo evenly across the tire width, so may iwasan yung mga uneven na tangos ng iyong gulong. So, test drive natin. Ito kasing Montero, ang ano ko dito, ang issue ko dito, yung kanyang
swaying, no? Malakas yung kanyang swaying eh. So pagka nag-drive ka, parang nakakapagod. Tapos kasi nga malambot yung suspension eh. But nung makabit itong balance arm, nag-improve talaga yung ano, yung ride niya. Ramdam mo, I mean, more planted siya sa road. Dati kasi nung wala pang balance arm, ramdam na ramdam mo yung sway niya ng left to right pagka nalulubak siya. Ngayon dito, konting-konti na lang. In fact, yung improvement niya to me more than 70%. Sa high speed naman na very stable siya. Makikita mo ibang-iba yung ride niya ngayon. Sa cornering naman, nag-improve tremendously. Dati kasi, nung wala pa, parang ang feeling ko, pag mabilis yung liko mo, para kang matutumba. Ito, feeling ko talagang planted siya sa road. Especially siguro, mag-i-improve pa ito kung maglalagay ka pa ng balance arm sa harap. By the way, meron din kasing balance arm sa harap eh. Hindi ko pa siya pinapalagay. So, same expectation with my Trailblazer. So, this is a very good purchase talaga. So, highly recommended ito. So, kung meron kayong Montero Sport, pakabit kayo nito. You will see the big improvement. Alright! Hanggang dito na lang. If you like this video, don't forget to like, share, and subscribe. Until next time, see you again in my next vlog. Bye!